Magandang tanong ulit to, no? Ito yung mga tests na ngayon, pag-uusapan naman natin, pag nagkasimptomas, anong mga test ang kailangan, ang pwedeng gawin. Okay. So yung RT-PCR tsaka yung antigen test, these are the two tests, no, that can determine, no, kung meron tayong infection na due to COVID-19, if we have been infected, no, sa COVID-19. So ano ang kaibahan ng dalawa, no? Yung RT-PCR, ang nadedetect niya mismo yung viral RNA, yung genetic material ng virus. Yung rapid antigen, base doon sa pangalan niya, ang dinedetect niya viral antigen or protein, no? Okay. Ang kaibahan nito, yung rapid antigen, mas rapid, mas mabilis ang resulta, no? In 15-30 minutes, meron ka ng resulta. Yung RT-PCR naman, at least 24 hours, no, to 48 hours, depende sa kapasidad ng laboratory, no, kung gaano karami yung kanilang tinetest. Okay. Tapos yung specimen naman na ginagamit sa RT-PCR, nasopharyngeal, no, pasok siya hanggang dulo, no. Tapos kailangan ang gagawa nito, trained na healthcare worker, at usually sa hospital to, o sa health facility ginagawa ang RT-PCR, hindi to pwedeng gawin ng sa bahay. Okay. Yung rapid antigen, ang usually meron ding nasopharyngeal, healthcare worker ang gagawa niyan sa hospital. Meron ding nasal swab, no. Tapos available din kasi yung saliva, no, pero hindi natin nire-recommend sa rapid antigen ang saliva kasi hindi maganda ang performance niya, no. Sa RT-PCR pwede ang saliva basta sa health facility din gagawin, no. So yun yung tapos pareho silang mataas ang specificity, no, 99% to 100%, no. So kung negative sigurado, pag positive siguradong positive, no. Yung sensitivity naman niya, ang mas mataas ang sensitivity ng RT-PCR kesa ng rapid antigen, no. Kaya ang rapid antigen, pinakamaganda siyang gamitin during the period na may symptoms, yung first week na may symptoms ang pasyente, no. Doon siya maganda ang performance. After the first week, bababa na siya, no, magiging negative na siya. Yung RT-PCR naman, ganun din, first week, maganda rin ang performance niya, mataas ang sensitivity during the first week na may symptoms, no. Kaya lang ang RT-PCR, matagal na magiging positive, no. It remains positive up to 6-8 weeks, no, kahit na wala ka ng symptoms or magaling na ang pasyente. Kasi nga ang dinedetect niya yung genetic material, no. So it does not necessarily mean na kung positive ka sa RT-PCR, natapos mo na yung isolation, quarantine, wala ka nang nararamdaman, positive pa rin. Pwedeng positive pa siya pero hindi ka na nakakahawa, no. Kaya ang RT-PCR tsaka antigen, ang recommendation pag may symptoms, no, or na-expose, yan ang gagamitin, no. Tapos hindi natin siya nire-recommend ang RT-PCR na ulitin, hindi siya kailangang ulitin wala nang nararamdaman, no. Hindi siya kailangan for clearance ang RT-PCR kasi nga pwede siyang mag-positive ng matagal, no. Tapos ang rapid antigen, pwede siyang gamitin pag-diagnose, no, pareho ng RT-PCR kung walang access sa RT-PCR. Kasi ang pinaka-gold standard pa rin talaga ay RT-PCR, no. Kaya lang kung walang access or kagaya ng nangyayari ngayon na ang dami nating nangangailangan ng test, hindi na kaya ng laboratory or health facility, pwedeng mag-rapid antigen. So yung outbreak setting or sa maraming kaso or
kailangan na nating malaman agad para makapag-isolate, no? Pwede ang rapid antigen test. Kaya sinasabi rin nga natin na hindi kailangan antayin ang resulta bago mag-isolate, no? Tapos ang mga test na ito ay hindi sila perfect, no? So pwedeng may symptoms ka pero negative ang result, no? So pag ganun ang sitwasyon, kahit negative yung resulta, basta may symptom, mag-isolate pa rin tayo. Kasi pwedeng konti pa lang yung virus, hindi siya na-detect, lalo na kung rapid antigen yung ginamit. Or mali yung pagkuha ng specimen, yung pag-process ng specimen. So may mga limitations ang test natin. Hindi sila 100%, no? Hindi sila perfect. Kaya importante pa rin na kung may sintomas, kahit negative ang result, mag-isolate pa rin. So, yun yung gamit ng RT-PCR at ng ating rapid antigen test. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.